sa buhay. Jowa. Kung ako ikaw, pera na lang, tapos bumili ka ng jowa. Ayan. Pero, dahil dyan, syempre, catch up. Parang once ka pa lang nag-volley tambay, no? Kasi sobrang, ani, bulibok kasi yung... Vish. Pero yung Celine, kung saan-saan ko nakikita. Exit frame na nga lang ako. Ayan. Hindi ko rin alam. Gaganyan ka pag tumas yung level mo eh. So, kaya mo yan, mga diwata dito. Malit na bagay. Pag guest ka, ikaw na rin magbabagsak ngayon. Ganon. Hindi niyo ako marinig. Bakit? Naririnig ko siya. Feeling ko, ang dami ko lang, ano, laugh track. Ano gagawin ko? Guys. Oh, ayan. Malakas naman siya eh. Laksan niyo kaya yung ano niyo. Oo nga. Ang lakas niya sa akin, oh. Oh, malinaw naman. Feeling ko ano lang yan, sa music at saka sa mic ko. Oo. Ay, nako guys. Kayo na. Ang dami na lang reklamo ko nina. Host po ang malakas. Eh, kasi naka-sound card ako eh. Ano ba bang gusto niyo ang adjustment? Ayan. O, simulan na natin. Ano, magre-reklamo ba kayo? Magsisimula tayo dito. Press 1 kung magsisimula tayo. Tira tayo. Wala. Ano ba yan? Kaya nga eh. O, ayan. Gusto nyo pala eh. Press halo-halo kung magsisimula na tayo dito. Ano na? Ayan. Okay. So, dahil ito ay ano, one time, big time catch up. Ano to? About sa volleyball, life, and friendships. Ayan. Volleyball life and everything in between. So, bago ang lahat, kumustay muna natin si Sed. Minsan, itong pagkamusta, ito pa yung pinakamahirap tanungin. O, kamusta ba ang life? Tanong na. Hanggang ngayon, hindi ko pa masagot. Ang arte. Bakit ganito to? Ano na? Okay lang naman. So far, so good. Kwentuhan mo naman kami. Ano mga ganap mo? Parang nasa Japan ka pero ang mga posts mo ay pagbi-beach. So, ano bang mga ganap mo maliban sa volleyball? Pag wala ka sa volleyball court, parang may iba ka pang pinupuntahan. Minsan nagkikita-kita tayo. Ano pa yung mga ganap mo? Ano ba ako sa Ha? Hindi ko naman sinasabi ko lang na pag wala ka sa volleyball court, eh may iba kang mga ginagawa, pinupuntahan. Ayun, kung makikwentuhan mo lang ganon. Oh. Chikahan mo yung mga fans mo kasi, ano ba, nagsa-stream ka ba? Or busy ka dyan? Yes. O lahat tayo nawala na sa KUMU. Paano to? Pero babalik tayo. Yes. Yes, babalik. Abangan. Kaya dahil dyan, wala lang. Ano ba? Anong kukwento ko? Anong ganap mo pag walang volleyball? Pag walang volleyball, nanonood ng iba pang volleyball. Ganon. Kagaya na. Parang hindi naman kita nakikita sa UAP. Ang lagi ba? Venue ng UAP. Asan ba yung malapit? Pako ba? Ha? San ba? Low spikers turf daw. Oo, kasi support din natin yung ibang supportive mo naman. Ba't di ka nanonood ng taekwondo? Kung ano. Supportive ka pala. Ah, sa volleyball. Yes, meron ka bang mga particular players na? Madami po kong sinusuportahan sa Spikers Turf. Sila Kuya Ish. Sila. Anong team? Imus si Ish eh, di ba? Imus. So, Imus ba yung pinapanood mo palagi?
Imo, Signal, sila lang. Eh, pag ano, pagka Signal, sinong binapanood mo? Sinong friend-friend mo? Si ano, Tito Lek. Tito-tito ko siya sa FU, so. Oh. Si Tito Lek. Fighta rin. Lek, fighta rin. Oh. Tapos sila, ano, yung buong Signal, ganyan. Oh. Supportive naman pala. Sayang na walang Creamline Men's. Kasi sana supportive din si Sed. Sobrang supportive talaga ako. Pero ang iyong, saan ka nga nagsasurf? Sa Siargao ba? Di ba yun ang iyong second home? Siargao ba? Or Elio? Siargao? Mas maganda yung mga alon sa Siargao. Nakapunta ka na bang Siargao? At tara! Be, kasi bawal nga ako mag-two-piece eh. Bawal ako mag... Punta ako ng Siargao dahil naka-leggings ako. Yung... Ganun talagang buhay may asawa. O, pag single, ganyan. Pwede mag-ano. Ano? Yes! Double! Ano daw? Di ko narinig. Nga. Oo. Kaya lagi akong pants. Kaya di ba nagmasbati kami ni Mika? Ang event sa beach. Yung mga story-story ko last time. Ang event sa beach. Sister! Nakamaong ako sa beach. Maong and t-shirt. Yung asawa? Oo, kasi nasa stress siya eh. Hindi niya naman ako pinipilit. Habang sinang hair ko, kumulot tuloy. Kinulot pa yan. Hoy, may mga nagtatanong kung ikaw ba daw ay magvo-vlog sa Japan. Hindi ka na nagvo-vlog, no? Oh, do you wanna say hi? Who's that Pokemon? Bakit English? Who's that? Ay. No? Sino yan? Magpakita! Si Chayan, no? Si Chayan? Hindi, sir. Ay! Si Cherry Nunag. Alam ko na, maniningil ako kaya ayaw niya magpakita sa akin. Naalala ko na! Hoy, Cherry! Wala nga! Sabi ko, hoy, Cherry, galingan mo dyan. Yun yung ibig ko sabihin. Kayo talaga mga tamang hinala kayo, ha? Hoy, ako nagtatrabaho lang ako, ha? Cherry, ang gusto ko sabihin ay galingan mo dyan. Hindi pa, Mela, ha? Wala akong sinasabi, gago. Oo, wala akong sinasabi. Ako, eh... Sasabihin ko lang ay galingan mo dyan. Oh. Di ba first time mo sa national team? Tama ba? My first time. Oh. Yun ang gusto kong sabihin. First time mo, galingan mo. Kampasin mo. Ganon. Na naman? Sinabi mo kanina, nakalimutan mo na yun? Oo, nakalimutan ko na. Parang mamaya ko ito maaalala. Bye. Saan na po si Kat? Uy, 1K viewers na pala tayo. Mamaya na, 1M ang ibig niya sabihin, hindi 1K viewers. Okay, di na talaga tayo nakasimula. O, umpisahan natin, usapang volleyball din muna. Kasi, syempre, after ng PVL, ang bilis mga pangyayari, biglang flysong na kayo sa Japan. So, unang-una, ano yung feeling mo na... Gusto mo to. Gusto mong mag-national team, di ba? Last year nabanggit mo na. Siyempre, gusto mo rin ma-try na mag-represent pa ng Philippines sa SEA Games. Kasi last year, mga Asian Games, ganyan-ganyan, carry. So, anong feeling na representative ka ng SEA Games? Hindi lahat ng athletes ay na-experience yan. At saka, kamusta ang training camp sa inyong first week? First week pa lang, di ba? Yes. Masaya naman na napabilang sa grupong ito. At saka one thing is, madami kaming creamline. So, yung adjustment and yung guidance ng cleaners nandun. And nandun si Coach Irwin, yung head coach. Yung... Ha, wait lang. Sinong head coach ng national team? Si Coach Irwin ba? No. Okay. Nalito ako. Yes. So... may guidance ni coach na yung pag-adapt namin sa system. So, okay naman.
And yung training namin, every day, pahirap ng pahirap. So, papayat. Deserve mo yan. Balahura, deserve mo yan. Kasi para gumaling ka lalo. Oh. Diba? Actually, bagong namumulat nga ako sa bagong system. So, it's nice din na may ibang coach na mahawak. Not literally, but... Wala naman nagsabing literal. Mas screen record. Malagay. Celine Domingo, hinahawakan ng payo. Oh my God! Bakit ganito ang mga kaganapan? Pero, syempre, for an established, I think it's safe to say na at this point, you are an established local professional volleyball player na. So, for an established local pro like you, ano pa yung mga natututunan mo from una kay Coach Jorge? Kasi, I think, this is your first time na ma-handle ng international coach, right? So, iba yung culture. And ano rin yung mga natututunan mo pa dyan sa Japan? Una, actually, sobrang dami ko pang natututunan. Bata pa kasi ako, te. Charot. Kasi pala. Ate ka, magkakawag pa kayo. Sige, tatakpan na lang kita. Kay Coach Jorge, one thing na talagang inuturo niya sa aming middles is yung blockings, yung decision making sa kung saan ka magbablock, kung saan ka pupunta. And yung, actually sobrang ano niya sa, sobrang technical niya sa mga bagay-bagay. So talagang bibigyan ka niya ng numbers. So, ayun, which is bago sa amin kasi sa amin, ano eh, si Coach Sherwin kasi sobrang ano, do your thing, ganyan. Si Coach Jorge, bibigyan ka talaga ng numbers. And then, what numbers? As in, ano, percentage ng... ganyan, ganyan. Para aware ka, ganyan. Yeah, para aware. And then, actually, I think good thing din na dito kami nag-training. Kasi, we got to play against Japan teams. Na, which is yung kailangan namin kasi mabibilit, hindi nga kami matangkad na team, so kailangan namin mag-compensate doon, which is kailangan namin mabilit. And, ayun, so far so good. Mahirap lang talaga kasi ang hirap, ano, magpapawis. Ah, kasi super lamig. Yes, kahit spring dito, pero ang lamig pa rin po talaga. Pigil tawan. Nakalimutan ko yung sabihin ako kanina eh. Ah, hindi. Kasi si Sedi, actually hindi ko lang kay Sedi narinig. I think kay Coach Jorge, kumakato kasi. Si Coach Jorge, I think since he's very new to the Philippine volleyball scene, minamata din talaga siya ng mga, syempre ng mga viewers kasi marami siya ginagawa na bago sa paningin natin or very unusual to the Filipino volleyball fans. Pero, pag naririnig ko yung mga players, they speak very highly of him. Like, sila Chang, yan sila Camille, mga nag-national team before. So, oh, si Celine na yung pangatlo ko na na-experience na, ano, na tawag dito. Na ganun nga, very high regard si Coach Jorge. Middle ba si Coach dati? Oh, ate, Kat, do you know? What? Anong position ni Coach? Middle. Oh, yeah. Middle. So, baka, oh, diba? MVP 2.0. Fuck. So, para mas matutukan niya yung ano. And, it actually leads me to my next question. Kung how is Coach Jorge as a coach? Ano yung favorite thing mo sa kanya? Especially na sabi mo kanina, marami kang bago natutunan in a short span of time. And ano din yung medyo nanibago ka, yung hindi ka talaga sanay na parang nagulat ka na, ay, may ganun pala. Ano yung mga ganun factors kay Coach Jorge? One thing na I really like and appreciate about Coach Jorge is for me, parang ang caring niya sa players niya.
Shoota na sa Lynn. Pagkasagot niya, ngumingiti muna siya bago niya sabihin. That's scary. Parang nakahulog ka na, sis. Shoota. Ano pala yung love life? Hoy, oy, walang issue. Natawa lang ako kasi alam mo yung parang habang nag-iisip siya, pasmile siya ng pasmile. Ayop. Wait lang. Okay. Explain yourself. Explain yourself. Nakita niyo ba 'yon? Nakita niyo yung sinasabi ko, 'di ba? Hindi ako nag-hallucinate. Oh. Hindi okay. Kasi first time ko maka-experience ng coach na cares. Yeah. I mean, si coach eh. Dinepend si coach eh. Si Coach Jorge kasi, tagang tatanungin ka niya everyday kung, lalo na kung may injury ka, kung may past injury ka, talagang he will give extra attention sa'yo kung, minsan nga, kung nakikita kaya hinahawa ka lang yung tuhod mo, tatanungin ka na niya kung ano-ano ba yung ano, kung okay ka lang ba ganyan, kung kailangan mo ng strengthening, kung kailangan mo mag-break, kung ayaw mo na mag-training, kung gusto mo na... Alam mo yun? Ang taray! May open to feedback pala talaga. Sinasabi niya na tama ka na. Yung parang pwede ka, pero kang rights na sabihin na kung ano training. Ganon. Naloloko ako sa mga comment. Pa-fall daw si coach. Na malaloko ka daw pag tinanong ko kung kumain ka na ba. Uy, gaga kayo. Ay, nako, nasa YouTube na naman to. Ayoko na. Nakaka-hindi. Uy, tayo, viewers, nag-joke-joke lang naman tayo dito. Pagka-translate nito sa TikTok tsaka YouTube, as pag... Pero nakakatawa, sabi ni Sad ganina, ano mo si Coach Jorge, tatanungin ka talaga niya about sa past mo. Na injuries pala! Past injuries! Ganon ang ibig niyang sabihin na gusto nalalaman ni Coach. Oo. Ay. Tay-tay dyan. Grabe yung mga persons dito. Tatawa ako sa comment. Jorge Pafol de Brito. Ay, grabe kayo. Alam mo, laki-laki ng anak ni Coach Jorge. Baka big boss ang kayong lahat. Ayan. Oh, wait. Ito, ano yung hindi ka ano sanay? Or yun ba yun? Yung hindi ka sanay na parang napaka-caring yeah, mga coaches? At saka... Dito kasi na tough love ang mga coaches. Talagang... Ah, may injury ka? Wala. Oo, may injury kang arte mo. Gago ganyan sa amin dati. Kaya punit-punit na yung anik-anik ko. Arte mo. Ganyan-ganyan. Tape mo yan. So, nagigets mo naman, Ate Mel. Eh, pero real story yun ah. Like, siguro nakaka-touch talaga for players na masyado silang inaasikaso, tinatanong sila. Kasi sa Philippine volleyball talaga, yun yung culture eh na, alam mo yun, mahilig kasi tayo sa mga bayani-bayani yung, ay, injured to, okay, pag-pag, laban ulit hanggat kaya. Pero kasi ako ha, pag pro ka na, kailangan iba na ang alaga mo sa katawan mo. And laging sinasabi, listen to your body. Kasi isa lang ang katawan ng players. Actually, lahat man ng tao, isa lang katawan. Pero, kumbaga, ito kasi yung puhunan, di ba? So, listen to your body. Yes. Nakakatawa yung mga comment. Okay. Ito, meron ka bang teammate na unexpectedly naka-close mo ngayon? Feel ko si Kat. Kasi Englishero ka niya eh. Gusto ko sana sabihin si Ate Kat, pero hindi pa kami masyad. Ay, hindi, close na pala kami kasi napakit. Ha? Ay, nagpapakitaan! Nagpapakita! Ay, nakikita! Mag-mute sila! Anong nakita? Nagkakitaan ng A, inbox, B, panty, or C. Parang naging pero o bayong na to. Ano na? Ano yung C? C, bank account. Ano ang nakita? Boto-boto. Letter A. Kung letter A ang boto ninyo, inbox for letter A, press po lang kabayo. Kung letter B ang tingin nyo ang nagkakitaan, send Kumuniverse. Ang letter B po ay panty. And letter C, bank account, flying kiss. Puro kayo comment. Wala kami pa kayo sa comment. I-drop nyo yan. Anong mga sagot nyo? Isagot nyo na. Feeling ko kung universe tong sagot nila eh.
kung ano ang pinakamaraming bagsak, ipapakita. Gusto mo makita yung panty. Baruwal! Hoy! Wala namang bumoto. Yung kukunat naman ng mga viewers dito. Pumuniverse lang! Grabe yan! Wala. Wala pala si Eddie. Alam mo, huwag na tayo bumalik sa Kumu kasi hindi na pala nila tayo mahal dito. Ay, oh! Thank you, Fallen Angel. Babalik ka na sa langit. Hindi ka na fallen. Thank you so much. Grabe, 1,000 viewers. Isa lang yung bumoto. Ganyan kayo sa amin, ha. Tandaan nyo tong araw na to. Okay. O, sino ang iyong unexpectedly naging close na teammate? Si teammates. Teammates. Kung kasama. Si Ate Kat, si Ate Cherry, and si Ate Del. Sino? Adele Palomata. Umay na. Oo nga. Lahat kasi magkasama sila. Tsaka si Coach daw. Nakaklose ko daw si Coach. Shoot ah. May bagong ship na nga. Si Ponggay kasi na-ship kay Coach Shaq. Kasi naghahanap daw si Pauline. Pauline na daw ang pangalan niya ngayon. Ng tall, dark, and handsome. Sabi ko, parang may kilala akong ganyan. Tapos, sabi ko, si Coach Chuck nga, ganon. Okay. Okay. Next naman, ito, usapang creamline naman. Kahit sabi mo, oh my God. Biglang usapang creamline naman. Ito. So, syempre, last year, medyo nag-struggle si creamline towards the last part na of the season. So, naloti. Pero, nag-bounce back. And actually, nagiging trend siya no, sa team ninyo na pagka once na mag-fall short kayo, grabe din talaga ang bounce back. So, ano ba yung mga secrets? At hindi pwedeng secret. Ano yung mga ginagawa ng team on and off the court para, alam mo yun, makarecover? Kasi we know naman the culture of the team. Talagang palaban, may winning culture. And I know that you guys don't like losing. So, paano kayo nag-bounce back? Ano yung mga conscious efforts? One thing na ginagawa namin every after the loss is nagko-communicate talaga. As in, the next day of training. Actually, after game na natalo kami, hindi namin pinag-uusapan kung bakit kami natalo agad. Mag-rest muna, recover your mind, your body, your soul, your spirit, your emotions. And then the next day, kapag okay na lahat, okay nga na, doon na namin pag-usapan kung ano nangyari. Mm-hmm. And I think mostly naman na lapses namin, it's yung personal errors namin. So yun, doon kami nagsa-self overload, ganyan. Alam naman namin, sarili namin kung ano yung pagkukulang namin. And yun yung mga pinupunan namin the next day training. And yun, thankfully, so far, natatranslate naman namin yung mga in-overload namin sa game. Hoy, eto pala, bago ko makalimutan, gusto ko lang talagang ibida na, kasi hindi tayo nakapag-usap after last year. So, si Celine, actually si Gemma din, very love talaga nilang creamline. So, siguro, for your fans, i-share mo din, ano ba yung mga reasons kung bakit nag-stay ka sa creamline? Kasi gusto ko talagang iabang na si Celine ay probably the most recruited player of 2022. So, proud talaga ako, te. Kasi talaga, lahat talaga ng teams, ganun ka taas ang level. And nakaka-proud siya. Nakaka-proud siya pag malaki kasi imagine, ang daming mga middle sa Pilipinas, may iba mas matangkad sa kanya, diba sila Del Palomata and everything. Pero, everyone really agree na yung ginagawa mo ngayon sa PVL, ikaw lang yung nakakagawa ng mga pa-zero tempo nyo na kahit walang receive yahabon. Actually, hindi lang si Sed. Si Sed at saka si Gia lang ang nakakagawa nun at this point ah, kasi siguro may ibang teams na tinitrain nila yon pero they don't really get to do it in games. And successfully, ang na-witness natin ay ito nga si Sedia at si Gia. So, ano yung pinaka
nakapagpa-stay sa'yo sa clinic? Ako, alam ko na. Pero just in case your fans are wondering, ano yung pinaka-love mo sa creamline na nagpa-stay sa'yo? Sabihin ko pa lang sa'yo, alam mo naman. Siyempre, may mga marites dito, 1,000 plus. So, parang sa kanin. Sabi ko nga, alam mo kung kami lang, pwede naman mag-chat-chat na lang kami. Eh, di ba? Ang dami niyong marites, kaya kami lang dito. Hindi pwedeng libre lang yung mga ganito. Oo nga. Uy, be. Oh, 200K daw. Hindi ako nagsabi niya na. Oo nga. Hindi. Nafe-feel mo welcome tayo dito? Parang hindi, no? Parang ginagatasan lang nila tayo ng screen record, pero hindi nila tayo mahal. Hoy! Kaya niya yan imalakan niyang be. Isang bagsakan niya yan. At saka birthday ni Celine, oh. Magsistream sa lubong ka ba? Diba hindi? Hindi niya kaya kasi papagalitan siya. Nakita niyo na magalit si Aliza Valdez. Oy, diba? Hindi niyo gumagustuhin. Si Sed siguro nakita niya na kami hindi pa at ayaw namin makita. So, pauwi natin ng maaga to si Celine. Paano ba mag-support? Walang pang drop kasi. Sis, 99 pesos lang. Kaya mo yan. kumu.live/coins. Sige na. 200 daw oh. What if i-group work na natin to? 50 people lang ang magpupulang kabayo, oh. Wala, Sed. Di na nila tayo. Oh. Masyadong mahal dito. Ah! Thank you so much, po! Thank you so much. Konti na lang po, guys. Mga apat na ganun na lang po. Diamond shower. Alam mo, dami ko ngang namimiss na virtual gifts dito. Alos wala na kasi talaga akong makita, ha? Anong favorite mo, te? Syempre, diwata, pero parang mauna pang mamuti yung ano ko, yung buhok ko kaysa makakita tayo ng diwata. Ayaw andito mo. Si Gemma, we, maniwala ko sa inyo. Ay, hindi yun totoo. Tulog na sa ate Gemma. Mm-hmm. Wait, guys, konti na lang. Apat na lang na diamond. Shower! Tatlo na lang! Fallen Angel, thank you so much. Super Iron and Bristol. Oh, kunti na. What if Chocolate Hills? Hindi ko na nakikita yan. Chocolate Hills. Guys, let's go. Thank you, JD. Oo, madami-dami pa to. Wala pa tayo sa life at saka sa love. Ah, Babing! Thank you so much! Okay. So, 200 na. And as promised, Sedi, ano ang pinaka-love mo? Na nag... Ito na lang. Mas maganda. Sino ang pinaka-love mo na nagpa-stay sa'yo sa creamline? Hulaan nyo, guys. Biglang pinaka- Sayang 200KB! Sila din pala sasagot! Charot. Yung face! Ah! Bye, guys! Bye! Okay. Tapos na po ang Valley Tambay. Sedi, let's go. Baba na, be. Baba. Thank you. Be, tama niya. Estikunin mo na yung buhay ko. Oh my God, baba lang. Hey, pinapawisan ako. Oh my God. Oh my. Girl. Pinapawisan ako, be. Tapa ba tayo dito? Gago, basan. Oh. Oh my gosh, thank you so much, WST. Thank you po. Grabe. Ay, because 1.9 million na. Ha? Huh? Oo. Namatay. Patay na. Uy, teka lang, tayo na nang hina ako. WST, teka lang. Grabe. Feeling ko kaya ni Bading to. Ay, ng budol. Teka lang, shoot up. Pinawisan ako. Laks natin aircon. Grabe pala to si... Wait lang, imagine, Celine, every stream, ginaganyan ka niya ni WS. Paano ka nabubuhay? So, dapat may pang BP pala palagi. Pag... Uy! Ito na, regular guest ko na to. Yan ako ang regular guest. Mas ko, pinawisan ako. Okay. Happy birthday daw. Birthday. Mukhang si WS yung mananalo ng signed shirt ni Sedi. Signed with, ano, with dedication. Diyos ko, naloka ako. Asan na nga tayo?
Wala nang i-reveal. Yung i-reveal! Ito kasi binaril kami ni ano, WST. Wait lang daw si Ate Kat. Kumuha ng laundry. So pagbalik. Okay. Bakit nag-showdown ang mga person? Ah, sino to? Thank you so much. Po! Oh my God! Wait lang! What's happening? Oh my God! Wow. I think I'm experiencing stroke. Wait lang. Okay, okay. Okay. Nawala yung host. Hindi, reveal na natin kasi 200 kayo lang yung request mo. Laging 2M na. Ah! Itang na! Anong nangyari? Eko lang! Tangin na birthday ko ba? Parang may booking si Seth bukas. Feeling ko may mabubuka ko bukas. Tain, wait lang. Mahal pa pala nila tayo. Sige. Patawad. Nagkamali kami. Nagkamali kami. Oh my God. Wait lang, parang na-stroke na. Ano, i-reveal ba namin? Parang sila yung ayaw makaalam eh. Kasi pag i-reveal niya, pinipigilan. Ano ba? Ano na? Game na ba? Game na ba? Kami ahabol pa po. Eto na. Sasabihin na. Alam mo, 12 o'clock na. Parang... Tangina, ano nangyayari, bes? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Thank you so much. Grabe. Gago ba? Wala na. Wala na. 3M na to. Konti na lang. B! Oh my God! Grabe, ilan na yun? Gago, 3. Sino si I'm not them but yours? Te, parang kakagawa niya lang ng account. Disko. Mahirap palang sabayan to ng comeback si Selena kakakarjack? Higagi, basang-basa sana yung kinigili ko. Malala. Sino kaya tong first one na pinaka-love ni Celine sa Creamline? Ang laki ng halaga! 3.1 million! Parang, alam mo, kung malalaman niya kung sino, 10M talaga halaga nun eh. 10M per game, ganun. Sister! Parang hindi mo nakaya! Sister! Hoy, hindi mo sinabi! Ganito pala sa kumo mo! Ano ba to? Ina, si Coach Jorge ba to? Oh my God, Georgine! Bakit ganito? Okay na ba tayo? Ganun na ako. Kumaba. Oh my God, ganun lang pala. Ayaw nyo na pala magpa-interview. Wait lang, oh my God. Oh, ano tayo? Pas, dali. Ano, Lola? Lalaktawa na ba natin tong tanong na to? Malaki kinita namin sa tanong na to, ah. Wala mo nang bawa. Ah, nasa kanya pala yung remote. Oh, okay. Eh, kasi after netong tanong na to, ano ba, sasagutin mo ba to o pupunta na tayo sa live? Ayun, sasagutin niya daw. Alam naman ng lahat kung gaano. Hindi, si Ate Gia. Si Ate Gia yung main. Kasi, as you all know that Gia said connection. Parang for me kasi sobrang tagal namin yun pinractice and bino ni Ate Gia. So, parang papik, iniisip ko talaga while patapos yung contract ko with Creamline, iniisip ko na papik pa lang kami ng connection namin ni Ate Gia and parang sayang if ilipat ako ng team kasi other system, bagong setter, bagong connection na naman nabubuo and ang hirap kaya ma-first six sa Creamline. Oo nga, so parang ano talaga, tinrabaho niya talaga yon. Parang bigla lang yung sumabog sa dibdib mo, sis. Parang ilang years niya pinaghirapan yun. Bigla kasing nag-throwback sa isip ko yung years na after game, iyak
uyak ako pag mag-uwi kasi hindi ako napasok. Yung ganyan na feeling ko I could have done better. Hindi, pero mahirap kasi maging part ng all-star team kasi lahat sila doon may pangalan, even their second stringers, like even sila Ate Rose, diba, sa mga bagong fans, ayan sila Ate Rose, UAAP best spiker yan, alam mo yun, yung parang lahat sila may pangalan but not all of them get to play minutes talaga, so yung mga iyak-iyak after game, di ba? For the ano talaga yung struggle. And, ginusto ko naman to. ginusto ko na mapunta dito. So, talagang pagtatrabuhan mo talaga kung gusto mo makapasok sa... Mm-mm. At saka yung mga nang-aape ng Bakal Girls, tigilan niya yan, no? Kasi sa sports talaga, you'll never know kung sino ang pinaka nagtsatsaga dyan. Wala kasing malakas at walang mahina sa sport, eh. Meron lang talagang kanya-kanyang timing lahat. Imagine even si Kiana D, di ba? Sa lang bahay nugot si Kiana. Kumbaga, hindi naman siya starter before. Pero nung pinasok siya ng coach, nag-perform siya and the rest was history, MVP. Same with Zed. So, ang dami kasi ngayon talaga nang babash na eh, Kesho, second stringer, flower base, Kineso, di ba? Yun kasi, yun kasi ang mahirap eh. Hindi naman nakikita ng mga viewers kung paano nagtitrain yung isang team. Guys, kung honestly, yung second six yung reason kung bakit sobrang galing ng first six. Yun yung lagi naming sinasabi kasi sila yung nakakalaro namin araw-araw. Kung sabi yung guys, kung bumawa ng second. So, na-challenge talaga sila. Kasi, di ba, imagine kung hindi naman ganun talagang ka-quality yung second six, ano na lang din ipe-perform ng first six? Every day, sila yung magkaka-six on six sa training nila. So, the reason why na-challenge sila, nagiging better sila, ay because quality rin yung kanilang second stringer. So, lagi din, napapansin ko to yun, na minamata din talaga yung second stringers ng ano ng team nila kasi sila yung masyadong hindi nagre-recruit, ganyan-ganyan. Pero siguro, ang perspective lang talaga ng team nila ay why change if something's not, kumbaga, hindi naman broken. So, sa inyo, bronze, di ba? Nung reinforce, nag-bronze sila. Pero ang dami rin kasing factors. Imagine the whole year, open conference, invitational conference, sila yung champion, be. Sino sa tingin yung pinaghahanda ng teams na, ano, team to beat? Di ba sila? It could be the main factor kung bakit, uy, nag-fall short sila kasi masyado na silang napag-aralan. It doesn't necessarily mean na, ay, wala silang kapalit, ganyan, ganyan. Kasi, the fact na they are there, may mga kontrata sila, nire-renew sila, ibig sabihin, they are capable of playing. Kung hindi man sila palaruin at kung ayaw silang hugutin ng coaches, hindi nila yun kasalanan. Kasi girl, nandun sila. Nakatayo sila doon. So, anytime, pwede silang hugutin. If hindi sila hugutin, it doesn't mean na, ay, walang bench player masyadong cream line. Hindi ganun. Kasi everyday, nagtitraining sila. Kayo kaya, everyday kayo, gawin yung trabaho nyo, hindi kayo gagaling sa trabaho nyo. Diba? At, kung hindi sila nag-i-improve, parang, ano rin yung point na binibigyan pa sila ng kontrata? Diba? Itong volleyball, business din to eh, lalo na yung pro, diba? Pinapasahod sila. So, ano talaga yon? Feeling ko, yun yung mga bagay na hindi na ko-consider lang mga bashers. Ganyan. Alright. Thank you so much, Ate Mela, for that. May nagsabi dito, parang kawawa daw for six kasi kahit injured na pinapasok pa rin kasi daw hindi reliable yung bench. Unang-una, hindi rin naman sila ilalaro kung sila yung magsabi na hindi nila kaya. I think at one point, towards the end of the open conference, you were limping. Parang may iniinda ka. Pero, nagsabi ka ba na parang carry mo pa or... Yeah, kasi personal choice yun na... Ewan ko, yung adrenaline ko din kasi nun sobrang taas na kaya ko maglaro kahit anong mangyari. Hindi ko na iniisip nung... Yeah, hindi naman dahil sa yung sinasabi nila, pero ako talaga nag-design. Tsaka ang weird na sabihin nila na walang mabunot. In the first place, yung tatlong middles ng cream line, apat si Lori, di ba, bago siya. Pero like the three middles are all multi-awarded middles. Actually, si Sedi pa ngayon pinaka-late boomer pero MVP. But before the Mika Reyes, Jaja Santiago, and everything,
in the PVL, before it turned pro, ang nag-aagawan lang sa awards ay si Panaga at saka si Sato. So, siguro may tatlo-apat silang best MB award. Sila yung laging 1 and 2. So, quality talaga yung lineup nila. Kasi yung mga firstons, pag di nila nakikita, feeling nila, and hindi na, di ba? Kung di nila makita, gelbo na sa ano nila. Yeah. Sa paningin nila. Yes, and Tao Soriano, te! Mga list-list ni sister. Yeah. Yes, pioneer, a legend. Oo, legend status na yan si Ate Pao, lalo na sa ano, sa Adamson. Ayun. So, yun ang mga reasons na nagpa-stay kay Gia tuloy. Kay Sedi, sa Creamline. Oo, grabe. $1 million question pala ito, sister. Okay. Umay na sa volleyball, punta tayo sa life. Let's go. Oh, ito, mabilisan lang to. Pag life naman, pang slam book eh. How different is the Celine now from 3 years ago daw ba? Ang deep! Oh, nagbago ka ba? Parang hairstyle yung binago. Para sa'yo ba't yung nagbago ako? I see a more matured, a more free. Hindi, parang feeling ko sa'yo, pag nakikita kita, isa kang ano, free spirit. Ayun na talaga yung, sabi nga nila, ano ka daw, baby girl, sweet girl ka daw. Nandun pa rin siya, pero feeling ko talaga, bigla mong binasag yung kinalalagyan mong shell at wala lang, happy ka lang sa life. Eh di sana all. Mm. 3 years ago, sobrang ano ko eh. Sheltered. Ganito lang. Kung ano yung alam ko, yun lang. Kung sino yung kasama ko, yun lang. As in, like, ganun talaga. And like what you've said, nabasag na yung kinalalagyan. Sheesh. So, ang saya pala. Saan mo yan na-discover? Someone na-discover yun? Recently lang. Last year, actually. So, pag siya-share gaw mo, no? Nabilang. Pwede yan. Sobrang grabe talaga yung share gaw, yung naging impact ng share gaw sa life ko. Parang, siya talaga yung naging safe haven ko. Na iba talaga sa share gaw, guys. Pag nandun ako, I don't feel na, baka pangit pakinggan, pero, feeling ko I'm very normal lang sa Siargao na not the... I don't know how to put it in yung way na hindi siya magmumukhang mayabang, pero... Gets. So, parang doon, kasi syempre, aminin na natin, athletes now are celebrities. So, parang there, they don't have to mind na, uy, may ganito, ganyan, dapat ganito ka. Doon, they feel really free. Kaya nga din, doon nakatira si Nadine for a while. Ano talaga siya? Like, if celebs are there, they just, you know, parang people give them enough space to really enjoy kung ano yung purpose ng pagpunta nila doon, di ba? Yes, exactly. Siargao is the best place to feel free. Ate, may pamasahin na tayo sa Siargao! Sister! Alam mo kasi WST, hindi pa ako nakakapunta ng Siargao. Bukas magbubuka ako. Salamat talaga sa'yo. Ayun. Thank you so much, WST. Grabe yung soul searching na nangyari sa akin sa Siargao. Pero alam mo, nung 2021, nandiyan ako sa ganyang phase na parang, ano ba tong life ko? Basta may ganun akong stage. Siguro kasi nung kinasal yung ate ko, parang napaisip ako na, ano ba yung life ko talaga? Parang, settle down na ba ako na ganito, ganyan. Tapos, nag-Boracay kami dahil sa work. Tapos, nag-swimming kami doon ng 3 a.m. Tapos, alam mo yung nakita ko lang yung mundo na ang calm ng dagat. Tapos, sabi ko, gagi, ang laki pala ng mundo. Parang, ang dami ko pang gustong gawin. Tapos, may ganyan ako na gusto ko maging island girl at some point. Kaya lang, ang dami kong pusa. So, hindi ko maiwan eh. Pero, pangarap ko yun. Kaya lang, daming mga nangyari at eto, ano na ako, I'm a wife. Ang bilis na mga pangyari. Biglang, hindi ka na pwede mga gawin ng mga bagay na yan. Mag-isa lang. Kasi may, ano ka na, kabiyak.
Pero nakakatuwa lang tignan na, alam mo yun, pagka off-season si Bakla, parang kakakita ko lang ito sa TV kahapon ah. Alam, nagsa-surfing na siya. Ganon. Huy, oh my gosh, hindi daw gumalaw ang diamonds. Yes. Sabi huy, baka ano, baka bumalik. Bumalik ba? Ay, sa akin daw na send. Bakit? Paano yun gawin? Pwede ba yun? Kaysa... Ah, pwede na yun! Tayo na ba kung wala magbagsak sa akin ah? Huy, paano yun ginagawa? Pero wag, guys. Oo, pwede na mamili. Amazing. New update na, hindi mo alam. Kasi nag-resign na ako eh. KUMU ah. Sinasabi ko talaga sa inyo. Ayan. Sobrang higit ito. Ako ito ang pinili, Ira. Oo. Okay lang yan. Piliin ka naman. Ah! Oh my gosh. Ayan, yan ang nga ba sinasabi ko. End stream na to. End stream na to. Hindi, okay lang yan. Ano, birthday gift kay ano yan, kay Seti. Okay, ano nga ito sila siya? Uy, ito yung next question. Ano daw yung pinaka napansin mong nagbago sa'yo? Pwedeng good, pwedeng bad, ganyan. Yung good is mas nagagawa ko talaga lahat ng gusto kong gawin ngayon. Mm. Yung bad, lagi ako nasa labas. Bad ba yun? Okay lang yan, malaki ka na. Pero ang parents mo ba, hindi ka na masyadong minamind? Kasi from my, if I recall correctly, medyo pa baby girl ka nga din talaga sa, strict ang parents mo, gano'n. Ano yun, hinahayaan ka na lang nila. Meron na silang character development. Sila pala yung mag-develop. Magulang pala. Hindi, yun. Pero naintindihan ko naman na kung bakit sila naging ganun ka-strict. Which is, yun, naintindihan ko ngayon na kung bakit sila naging ganun. Tama naman. Hmm. Fan din ako ng mga strict na parents kasi ang parents ko ay both super overprotective. Kapag maganda daw yung anak, talagang nagiging strict yung mga parents. Sabi ko na nga ba eh, kaya medyo talaga naka-XP ako ng mga bagay-bagay, ano na ako, working girl na eh. Kapal na mukha namin eh. Yung mga ganitong beauty, binabantayan ko, ganun. Pero, ano naman daw ang iyong greatest achievement? Yung na-consider mong greatest achievement mo? Sige, dalawa na lang. Isa sa volleyball, isa sa life. Thank you. Thank you so much po para sa gift nyo kay Celine. Okay lang yan. Okay lang yan, okay lang yan. Sa life. Siguro yung, hindi siguro. Ito talaga yung one thing na sabi ko greatest achievement ko sa buhay is yun nga, yung naka-graduate ako without, as a student-athlete na walang kailangan bayaran yung parents ko sa pag-aaral ko, ganyan. And yung na-add is yung nakakapag-provide na ako sa family ko, nakakapag-give back na ako. Paano ba yan? May million na si Sedi ngayon ulit dito. Makakapag-give back na siya ulit. Hoy, pero alam mo, siguro mga 2022, pinangarap ko talaga maging kapatid ni Sed. Kasi nakikita ko yung kapatid niya, si Sai. Diyos ko. Lagi mo siyang gini-GL. Nililibre mo siya. O, diba? Kapat. Kahit yung kuya ko, parang ewan. Ang saya. Ano, ang sarap sa feeling na kaya mo yung alam mo, pag maglilook back ka, na parang dati lang, no, uhugin kaming mga estudyante, tapos ngayon, kami na nalilibre sa mga kapatid namin. Pero totoo, iba yung fulfillment talaga. Yes. So, feeling ko, yun din yung mga mas binibless. Yung, alam mo yun, yung kapag may blessing sila, makaka-attest yung people around them na their blessings are not just theirs. Kasi ang dami talagang, alam mo yun, nakakasalo ng biyaya. Nakakasalo ng biyaya.
Ate. Kaya yan ang mga binibless talaga. Okay, pero ito, at this point, manabi ng nagdaan sa life mo. So, sino yung pinaka solid circle mo naman na nako-consider in life? Hoy, sa akin napunta na yung WSD. More blessings to come. Shita. Thank you. Oh, solid circle daw. Isa sa biggest blessing ko right now is, I don't know if nakikita. Well, I think nakikita niya sa stories ko si Red. Si Red. Oo. Na-meet mo na ba siya? Nung concert, nung KUMU. Ah, oo nga pala. So, si Red, college pa lang, friends na kami. Mm. So, 7 years na kami friends. Mm. And siya yung pinaka-solid friend ko ngayon. Aside from sa teammates ko sa Creamlines, FEU. Actually, one thing din natutunan ko is yung circle of friends ko, sobrang ganyan sa volleyball people. So, ngayon, I'm trying... outsider na. Oo, yeah. I'm trying to... Oo nga, kasama mo mga influencers na eh. Leveling! Ay, nakamaking point na siya eh. Saan mo na-meet si Kimpoy? Ano? Diyan lang. Diyan lang. Kasi talaga, guys. Labas-labas lang kayo. Makikita niyo. At some point of your life, makikita niyo si Celine Domingo sa labas. Promise ko yan sa inyo. Ito, 1,000 viewers. Makikita rin yan ni Celine. Si Lance kasi yung una kong na-meet through IG, and then friends pala, close friends pala sila ni Kimpoy, and then yung concert na Head in the Clouds, Head in the Clouds, sinama niya, may sinasabi niya sa akin na may sasama daw siya, then yun si Kim Pros pala, tapos kinakwenta ko sa kanya, oh my gosh, pinapanood ko yung vlogs mo, nasa New Zealand ko pa ganyan. Dati, si Kimpoy ang actually, until now, like, if he goes live, siya talaga ang KUMU King. As in, mga Donnie levels. Siya talaga ang, isa sa mga foundation ng KUMU. Yeah. Nakakatawa. Ano din siya, vlogger talaga. Mm-hmm. At saka, no more than a decade na siya. Tuwang-tuwa akong binasang tweet ni Kimpoy was his tweet to bashers na parang may mga bashers siya na sinasabi na, ang baba na ng engagement mo. Hindi ka na sinusupport, ganyan-ganyan. Tapos parang sinagot niya na hindi naman yun yung pinaka-main goal niya. Kasi before all the influencer era, andyan si Kimpoy Feliciano and he was just doing it for fun. To share content, stories, without getting paid or whatever. So, hindi naman yun yung pinaka-fulfillment niya, diba? Tsaka, napakayaman na ni Kimpoy. Pakialam niyo sa mga paandar nyo, di ba? Gusto niyang sampalin kayo ng mga susi ng bahay niya sa Tagaytay, sa everywhere, di ba? At mga susi ng mga kotse niya. Nakakatuwa lang kasi totoo naman. And actually, din ako doon. Medyo natuto din ako doon. Kasi ngayon talaga, syempre, if you're an influencer, kailangan, sinasabit kasi namin yung mga insights ng post namin. Kaya pwede ba yung mga branded post namin, kung mapupuntahan nyo lang naman after ng stream na to, mag-comment kayo kahit tuldok lang ha. Pero dahil doon sa sinabi ni Kimpoy, hindi na ako parang share na lang ako na bahala kayo dyan kung mag-like kayo dito or what. Parang yung storytelling na lang kasi that's the main purpose naman talaga dapat. So, ayun. So, si Lance, hindi ko alam kung ako lang to, akala ko jowa mo siya. Jowa mo ba siya? Sobrang casual magtanong. Nakita ko kasi siya, akala ko jowa mo ba siya? Hoy! Makakaganyan sa akin. Alalo? Hindi, alam mo, nakakatawa kasi lahat ng lalaking makakasama ko. Talagang sinasabi nilang jowa ko. Nagmukha tuloy akong malandi. O ba, hindi pa, tropa-tropa lang, guys. Diyos ko. Freelance, ever since friends talaga kami. Friends. Mukha niyo no, titigil na nga ako. Titigil na ako sa... Kasi alam mo, kakatago mo... Ay, actually, di po alam kung may tinatago ka naman. Pero, syempre, na si Sadie ngayon eh. She learned how to be low-key. So, totoo yung sinasabi mo na pagka may ma-post ka na lalaki, ay, siya ba yun? Yeah, ganun ng levels. And that also leads me to my next question. Ito medyo pa-love na to.
Mamaya na natin kamustahin ang puso mo kung may nagpapatibok ba nito. Pero siguro, ano na lang, in terms of looking for your next love. Or actually, hindi naman looking. Looking ka, oo nga, looking ka pala. Pero kung magkakaroon ka ng next love, gusto mo ba guy na? Or open ka pa rin naman kahit ano? Amin tao natin ka. Kat ha? Kat ha? Hindi kasi minsan, may mga kilala ko na ganun. From LGBT, sabi nila sa next nila, guy naman. Si Yumiyong ko, oh, kilala mo yon, di ba? Yes, yes. After a long term, ano. Tapos yung iba naman, nag-guy, ay, hindi nila carry, babalik na lang sila sa girl. May mga ganun naman. So, ikaw ba may ganun kang goal or come what may talaga? Pag love mo, regardless of ano. Actually, open naman ako sa statement ko before. The buzz! Ano ba? Kasi, ayan, nakita ko yung mga nagre-record. Ayan ah. Sabi ko sa inyo, what stays in KUMU? Stays in KUMU eh. What happens on KUMU pala? Stays in KUMU. Pahala kayo sa buhay. Anyway, ako ever since, guys. Thank you so much po sa gift nyo kay Sid. So, tumitingin ako, sana pupunta. Hoy, alam nyo, sa mga magkakapatid, para walang inggitan, dapat pantay. I'll go. Ever since, guy talaga. And then, meron akong sinabi lang before na, ano, na, pero itong, pag ako niligaw na itong girl, ganyan. And, parang so far, dun lang naman natatapos. Wala, ngayon, tinatry ko actually kung magkakaroon ba ako ng feeling sa ibang girl, pero wala talaga. Guy. Well, at least, ano, ako kasi na nagkaroon ng relationship both. So, at least, alam ko talaga yung, ano, yung gusto ko. Allergic talaga po sa guy. Sorry, ha? Oo. Pero, pero, ano na, achieve na talaga ang, ano, ang buhay may asawa. Masaya ka naman, ate. No regrets. Yes. Bakit po interview ko na to? Dami. Oy, thank you so much! Sila tuloy nag-update ko kanina. Thank you so much, WST. Oy, pero sana nag-enjoy kayong lahat. Kami ni Sed, enjoy na enjoy lang kami dito. Nag-chichikan lang. Hindi ka namin alam na nandyan kayo eh. Nalalaman lang namin pag may mga lumilipad. Pero, thank you so much. Ano na ba tong next? Okay, so dahil tumawid na rin naman tayo sa love, kamusta ba ang puso ni Celine yan? Kasi sa TikTok, pag nakikita ko, puro paghahanap ng jowa, yung mga filter. Puro nga love life. Pero kamusta ba in real life ang iyong heart? May tinginan! Parang nag-sharing kagabi. Kat, why don't you take the seat and reveal for Celine, Cherise? Naka-robe lang si Ate Kat. Cannot be. Ano, okay naman. Kinikilig-kilig lang. Pero, just to make it clear, wala ka pang jowa. Ano lang? Siyempre yung kilig-kilig. Pag looking ka, ano yan eh. Kahit kanino. Ay, oh. Pogi niya. Ganon, carry. Kilig-kilig sa mga. Okay. So, magbibigay po tayo ng a moment of silence. 10 seconds lang to para po ipagdasal ang love life ni Sed. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ayan. Sana po talaga sa birthday po ni Celine ay maging maligaya po siya. Sana po yung gustong-gusto niyang bumati sa kanya, ibatiin po siya with long message. Yung very random, yung hindi niya ina-expect. Amen. Ayan.
Pero I think a lot of people are also what do you call this? In awe of your grace, in a sense na you're able to bounce back from several heartbreaks then in your life. Ewan ko kung sa love ba to or kung ano mga pagsubok to. Talagang, di ba, nakita natin yung Celine version 2.0 ba yan? 3.0 or 5.0? Basta bumangon talaga si Bading at nakaka-proud yan. So, siguro talk us through lang dun sa process. Ano yung pinaka na-learn mo sa mga biggest heartbreaks of your life and at the same time, syempre yung family din. Ako, I'm very curious kasi si Kay, pati ako, pinag-uusapan namin yan kasi yung ate kong isa, NBSB. So, sabi ko, shit, magkakajawa pa ba tong ate ko? Kasi parang hindi ko kaya na panoorin siya mag-undergo sa process ng heartbreak and yan. Kasi diba, hindi naman, napakabihira nung first love mo, ayun na yung love mo. So, feeling ko, magdadaan siya sa ganun. And, nakita ko rin gano'ng kaka-close sa mga kapatid mo. So, ano yung biggest lesson mo from all those heartbreaks and how did your family react kapag ka nasasaktan ka? How did they comfort you kapag ka andun ka sa mga gano'ng phases of your life? Ako kasi, I have this... aware naman ako na I have this toxic trait na kapag may problema ako, I tend to shut down. Na parang ayokong... Blackpink yun! Pero yung ayokong kumausap ng iba, ganyan-ganyan. May times nga na sobrang lala talaga, hindi ako nakapag-training, ganyan. And... going through yung heartbreak phase ko, nalaman ko or na ano ko na hindi pala masama na mag-open up sa mga like meron pala talagang mga taong tulong sa'yo. Kasi as very sad girl talaga ako na parang it's me against the world. Oo. Uy, at saka, totoo yan ah. Kasi na-XP ko yan ah. Parang, feeling mo, papatayin ka na ng buong mundo na ang sad at ang dilim ng buhay. Pero, sometimes, when you open up, dun mo ma-feel na, ay, may ganito pa palang angle. Kasi, dyan ako nag-OD dati. I think na-share ko naman din to sa iba na kasi at that time, siguro very clouded yung isip ko. And I know hindi lang to sa akin nangyari. Ah. As in, mental health matters talaga, best. Kasi minsan, pag akala nyo na, ano na, parang sarado na end of the road na, minsan ko ano na nang papasok sa isip nyo. So, sana kapag ka nandun kayo sa ganong stage na sobrang dilim na and feeling nyo dead end na, mag-open up kayo kasi iba talaga yung nadudulot niya pag may nakinig sa inyo. Yeah. And yun. Parang payak na. naging serious segment. Ay, yung family mo naman. Naku, may mga kuya ka. Kami kasi all girls. So, paano ba mag-protect ang mga kuya? Actually, si kuya, sobrang thankful ako sa kanya kasi nung nalaman niya na meron akong girl, kasi di ba parang usually magagalit yung mga kuya, ganyan, na bakit, ganyan, bakit, whatever. Pinakinggan niya ako, and tinanggap niya na ganun yung nangyari sa akin. And itong nag-break kami or whatever, yung mga nangyayari sa akin, it's not good. Ano pa rin siya, sobrang supportive. Hindi niya ako sinumbatan and all. Mm. Yung family ko, hindi na ako sinumbatan. Binigyan nila ako ng time to reflect and to realize things on my own. Yung nandiyan lang sila na, if kailangan ko, ganyan, lalo na si kuya na, yung kuya ko kasi, na, sa bar ko nag-work. So, yung, ang lagi niya sinasabi pag kailangan mo na kausap, andyan si Ate Jeng mo, yung wife niya. Very supportive din yung wife niya. Talagang super close kami. So, yun. Si Sai, yung sister ko din yung sumunod sa akin. Laging nasa condo. Kasi ayaw niya na mag-isa ako. Ganyan. Ayun.
So very ano lang, like support talaga. Wala ring negative na, alam mo yun, yung sila yung magagalit for you. I think it's very, it's a very healthy environment for Sed. That's why then, going back, she managed talaga to rise gracefully from those heartbreaks. Imagine, nakakatuwa. Yung time talaga na sobrang kina-question ko na yung as a person kung, oh my gosh, am I, ano, deserve ko ba to? Di ba ako enough? Ganyan, bakit ito nangyayari sa akin? Kahit, ang bait-bait, well, feeling ko ang bait ko. feeling ko, hindi ko, di ba, feeling ko, hindi ko naman deserve to, kung, pero bakit sa akin ito nangyayari? Pero, well, Eliza Valdez, matawag na siya. Eliza, sorry. Patapos na kami. Ano, talagang makaka-bounce back ka talaga sa kahit anong problema kapag you have the right support system, yung healthy environment, like what you said. Ayun. So, I'm very thankful talaga sa mga taong nakapalibot sa akin. Oh. Ayan. Dahil nag-alarm na po yung ano ni Seth. I think solid naman po ang volley tambay natin, di ba? More than the diamonds and everything. Gagi, ngayon ko lang ulit na experience. Very 2021 ang vibes. Pero I think solid din naman sa mga fans kasi napaka-meaningful and napaka-fun ng ating mga ganap dito. Thank you so much, WST. So, ayan. Sino mong ibig tumatawag na kay Sedi? Baka may ka-video call. Dahil pinagdasal natin ang kanyang jowa sa kanyang birthday. Baka ito na yon. So, guys. At saka, advance din kasi ng 1 hour sa Japan. So, tatapusin na natin ang ating volley tambay. But as promised, sino ba ang ating top gifter? Wait lang ah. Ang ating top gifter na mananalo. Pag-uwi pa namin ito mapapadala, guys. Si WST. Ayan. Siyang nanalo ng signed said merch. Pero, ayan, finalo ko rin ang ating top 6 top gifters for tonight dahil nag-promise tayo ng photo op. So, ayan, i-open ko na po yung window. Top 1 to 6. Mag-tigiisa na lang kayo dito. Akit na kayo dito. Pero feeling ko yung mga gifter ni Sid, ayaw nito nagpapakita. Si WST, si I am not them but yours. Ayan, akit lang po kayo. Bading, if you want to come up and take a photo. Ayan, in-open ko na. Hansen, ayan, in-open ko na din. Ito na si Ate Kat mag-hi kasi hinanap nila. Hi! Oh, so pretty. Kat, kamusta na? In Tagalog, please. Or Japanese. Ay, wow. Na-influence na kay ni Sato. Nag-lag ba ako? Hindi naman. Wait lang, nakalag ako sa sarili kong... Pagka nandito si Kat, naglalag ako. Hindi ko magalaw yung screen ko, ano na? Ano ba yan? Sedi, mag-host ka ka po ba? Wait lang, pangatlong beses na ito nangyari. Kala ko nga kanina, kapit. My gosh, nag-lag. 4 million. Gumagalaw ako sa screen mo. Narinig mo ba ako? Oo, pero wait lang ah. Sa akin hindi gumagalaw. Bibidyohan ko. Baka sabihin nyo kinabahan lang ako kay Kat eh. Oo, hindi talaga ako gumagalaw. Okay ka sa amin. Oh my gosh, I think it's my phone. It's not Kumu. Ano ba yan? Ayan na! Gumalaw na ako. Gusto na pala sa Ari Manok eh. Kanino ba napunta yan? Ayan na, WST ah. Walang umakyat. Paano ba yan? So, mag-aano na lang tayo. Kami na lang ni Sedi magpo-photo. Sama natin si Kat. Mag-ano tayo? Mag-heart tayo. Ano? Wrong siya? Tama ba? Mag-heart tayo, Sedi. Dapat si Ate Kat kasi naka-wrong siya. Grabe, pinapahirapan niya yung roommate ko. Huy, ayaw niya akong i-heart. Wait lang. Dito ba? Tama ba? Tama. Ayan, tama daw. Ay, yung kanina yata. Ay, ito. Ayan. Hindi, okay na yata yung second. Ayan. 1, 2, 3.
Ayan. So, I'm so happy with our Volley Tambay comeback. Thank you so much po sa lahat ng nakisaya sa amin. And sana more blessings to come kay Sedi. Diyos ko, mag-ingat kayo dyan. Huwag kayo mag-power angel. Thank you so much po, WST. And happy, happy birthday. Sa mga gustong mag-support kay Celine pala, meron tayong offline gifting kasi we're not sure if she'll be able to stream on her birthday dahil very busy sila sa Japan. So you can continue to support her, follow her, and send her offline gifts lalo na birthday niya tomorrow. And of course, let's wish her more blessings talaga dahil ito ay very hardworking and very chill and mabait na alaga and a person and a friend and a daughter and a sibling to everybody. So, ayan. Talaga, pasanto ko na talaga. Pero ayan, hopefully, Sedi, nag-enjoy ka dito sa ating Volley Tambay. And siguro, before ka bumaba, ano na lang mga message mo sa iyong napakaraming fans na talagang nakamiss sa'yo at ayan, nagsusupport sa'yo kahit na pasulyap-sulyap lang ang mga updates mo. Pero ayan, go ahead. Tama yan, guys. Mamiss lang. Miss niya lang ako kasi magpapamiss talaga ako. Charot, joke lang. Naglag na naman ako. Oh, go. Ayan, ayan. Okay, so bye-bye. Thank you, guys. Thank you sa pag-make ng time here. And sobrang hirap kumuha ng time dito, pero dahil malakas. Oo, dapat kasi talaga before Japan pa to. Kasi sabi ko, feeling ko, hindi na to may istorbo sa, no, sa Japan. Pero guys, promise talaga, super na-touch ako kay Sed kasi sinabi niya mag-make time talaga siya for me. So, thank you so much, Sedi. And nag-enjoy din ako, like, personally sa catch-up na to. Kasi, sabi ko sa'yo, mag-stay ka nung VP party. Kasi, rarampa tayo. Kaya lang, hirap talagang makitropa sa mga athletes. Parang talagang mag-a-adjust talaga kami sa mga katulad nila. Pero, hopefully, marami pa tayong mga ganito. And sana, ayan, sa SEA Games, ang iyong first time sa SEA Games ay maging super meaningful. Baka nasa iyo talaga yung swerte, te. Baka ikaw ang makapag, ano, ikaw ang susi sa bronze medal or kung higher medals man yan. Pagtatrabuhan namin yan. Yes. More zero tempo to come. Thank you so much! Ano, no? Negative 2. Alin? Yung pasok ko, negative 2 na. Oo. Sobrang bilis na. Kahit mukhang eng-eng talaga. Kahit wala talagang bola, papasok siya. Pero, ayan, marami pa tayong abangan kay Sed and patuloy natin siya i-support. And thank you so much to everyone. Anong araw ba ngayon? Wednesday. Midweek. Midweek. So, have a very productive rest of the week and pag-pray natin ang mga idols natin na nag-training sa Japan. Good night also to Miss Kat Talentino. Please be healthy dyan sa inyong training camp. Bye everybody! Happy birthday, Sedi! Ending live in 5, 4, 3, 2. Bye guys! Thank